Dalawang Kapamilya stars, ikinatuwa na sila ang kinaiinisan ng netizens, ang kaganapan tingnan ng mga detalye. Si Jan Estrada at McCoy Dillion ay kampante sa pagganap bilang mga pinakamumunghian na karakter sa FPJ's Batang Quiapo bilang PO1 Rigor Dimaguiba at David Dimaguiba. Ay ginagampanan nila ang mga role ng ama at anak na hindi nagugustuhan ng karakter ni Coco Martin na si Tanggol sa seri ng Kapamilya Network. Sa bahagi ng pahig ni Jan Estrada ay sinabi, "Because we are actors, if you are called for that kind of role and maraming nagreact na nagagalit sa'yo, it means that you are effective as an actor. I mean, I don't want to be typecast na ganun parate, but just because it's Coco, he is the main actor. I'm not gonna be plastic in saying that I will do this para sa lahat ng bida ko. Of course, because we are actors and I've been in the industry for quite a while, I have the right also to choose kung sino yung pinakakontrabilahan ko and I believe it's Coco's vision. I will no longer spill the details of Rigor's journey but definitely, as what Coco has said, Kuya Jan, whether you are kontrabida or bida, lahat ng characters dito may puso and that is true. If you were to ask us, sa lahat ng naging proyekto namin, if si Coco Martin kasama namin, we are okay with it." Si Coco Martin din ang nagsisilbing director bukod sa pagganap bilang main actor sa nasabing palabas, kaya pinagkatiwala niya ang kanyang karakter sa direksyon nito. Gayun din kay McCoy Dillion ay na-enjoy din umano niya ang pagiging bad guy sa serye. "Ani ha? It's a different flavor. It's not the same with my previous roles. Bilang bida sa FPJ's Batang Quiapo, tunay na mas masaya siya sa bigyan ng ganoong papel. Aniya, mas natuwa ako siguro dahil magawa ko ng maayos ang aking bahagi. Ngunit iba ang reaksyon ng kanyang mga magulang sa kanyang karakter bilang si David. Sinabi niya na, ang mga magulang ko sa totoong buhay ay sasabihin, 'Akala ko mabait ang iyong karakter, hindi, gusto ko ito, mami.' Inamin din niya na nanerebyo siya noong unang linggo ng pag-shooting. Sa dagdag niyang pahayag, 'I will study it, of course with the help of Direk Coco. We were in the same table with Miss Charo Santos, Sir Jan and Miss Pai. Yun yung dapat sabi ko, hindi pwedeng yun at yun lang ang may bibigay. Kailangan merong kakaiba, may iba." Sa kanyang viral na eksena kung saan siya binagbubuo ni Coco bilang Tanggol ay sinabi niya, "Natutuwa pa ako na binagbubuo ako ni Kuya Coco. My head hurts but hindi si Kuya Coco to. I like what I'm doing. I think that's the key. Nasa puso mo yung ginagawa mo and you enjoy it." Ang FPJ's Batang Quiapo ay napapanood every weekday sa ganap ng 8 o'clock sa Kapamilya Channel, A2C Channel 11, TV5, I1TFC, Kapamilya Online Live sa YouTube channel at Facebook page ng ABS-CBN Entertainment. Ang programa ay available rin sa mga manonood sa loob at labas ng Pilipinas sa I1TFC, habang ang mga manonood sa ibang bansa ay maaaring manood sa The Filipino Channel sa cable at IPTV. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay na IMRT Torres, kay Melvin Bandelaria at kay Nika Pedro. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.